Tesan, bago ko kayong dalawa kausapin, tanungin muna natin itong si Lala. Dahil talaga namang sa dirty linen, talaga bang nagkaroon ka ng right, left, up and down. Kamusta naman ang inyong ending sa dirty linen? Talaga nagkaroon kayong dalawa ni Max ng lips to lips. Hindi, buti nga nakascore na si Lala. Sa totoo lang, kasi parang nakakapagod din maghabol kay Max. Parang ang hirap-hirap niya kasing ano, parang meron siyang mga linya sa akin dati na kukutosan kita dyan tuwing sasabihin ko na kiss mo ko, walang mali siya. Pero yung kagabi, mga ka-dirty, may mali siya na yon. From kukutosan to sinunggaban, let's go. Pero alam nyo ba na meron talagang totoong behind the scene na nangyari dyan na kinuwento sa amin sa Magandang Buhay. Ikwento mo dito dahil iba naman ang mga audience natin dito na itong si excited pala talaga sa lips to lips scene. Si Christian Bables, very excited siya sa lips to lips nila na eksena ni Kwan. Pero siya, nanggigigil siya. Pero ang alam mong ginawa niya, sige, ikwento mo, nagigigil ako dito. Oo, hindi kasi hindi na rin ipinalabas sa Magandang Buhay kasi sabi ko, di ba baka kasi biglang hindi pa pala umi-air yung kissing scene. Eh bilang umi-air na, pwede ko nang ikwento. So ano yung BTS bago yung kissing scene? Si Christian kasi, kaya gusto ko siya bilang katrabaho at kapareha sa dirty linen. Lagi niya ako naaalalayan since guys, medyo malala ang anxiety natin. Naggagamot po tayo. Ngayon, kinakabahan ako, andun ako sa sasakyan ni Christian. Sabi ko, tol, kahit anong mangyari, alam mo, isang beses lang ako kumising sin sa buong buhay ko sa pag-aartista. Oo, ako ngayon ulit kasi nahihiya ako sa'yo. Netsaka, so boy na kissing sin, matagal ka na rin hindi naka-kissing sin sa totoong buhay. Eto naman, nakakainis din talaga so, to. Hindi na natin pinag-uusapan ng tunay na buhay. Parang gusto mo pang idiin eh. Alis mo na ako. Tapos ayun na nga, so nag-usap kami sa sasakyan. Sabi ko, tol, kahit anong mangyari, huwag mong ibubukas ang bibig mo. O sabi niya. Sabi ko sa kanya, huwag mong ibubukas yung bibig mo dahil pag binukas mo yung bibig mo, sinasabi ko sa'yo, pagkakat, umanda ka talaga sa akin. Tapos ang sabi niya, ah, hindi, uubusin kita sa halik. Eh, kinakabahan na ako. Tapos sabi niya, dito ka makikita, magugulat ka, mabubuntis ka sa pamamagitan lang ng halik. Sinabi ni Christian yon, Christian Bables. Okay. Tapos, edi ito na mag-eeksena na, ang loko, nagtututbrush. Sa harap ni Jenica. Nagtutbrush, nakita ko siya, lumabas ng tent, nagtutbrush, nag-mouthwash. Ah, nagre-ready na siya para sa kissing scene. Kaya ang ginawa ko, kumain ako ng tatlong stick ng puwet ng manok at isang stick ng isaw bago kami mag-kissing scene. Pinakita niya na kumakain siya ng puwet ng manok at bago sila mag-kissing scene. Tapos? Ayun, tapos tuwan-tuwa ako kasi hindi niya kinakain yun. So, tapos ginagano ko siya, hinihinghang ko siya. Hindi niya ibukas yung bibig niya. Hindi naman niya binukas yung bibig niya. Parang naging issue lang namin. Ang tagal niyang bumitaw. Oh. Doon sa kiss. Kasi parang kiss. Tapos parang tagal niyang iganon. Parang kung hindi ko ibabawi, hindi niya ibabawi. Kaya tagal, Grabe naman, Are. Oy. Aming babae, Are. Oy, pero very happy kami. Talagang trending talaga kayo. Amazing talaga. Pero, dirty, thank you. Oh, oy, pero ito, balik na tayo kasi syempre may mga bisita tayo. Ito na nga, Yuki and... 1, 2, 3, 4